Hello everyone, welcome to Chini Channel. Ang video na napapanood natin ay sponsored by the Ministry of the Interior and the National Immigration Agency. So, ito po ay one of the first parang documentary film ko po dito sa Taiwan. Bakit siya documentary? Kasi ginawa siya sa totoong pamumuhay, sa totoong ganap. So, ano ba ang nangyari dito? Well, una po, pumunta po ako sa education, computer education class dito sa Taipei. Pagkatapos, pinag-aralan namin kung paano po mag-key-in ng chew-in. Chew-in po, yan po ay alpabeto ng mga Chinese. So, in this case, kapag mag-e-enroll ka sa class na ito, matututunan mo kung paano mag-Chinese, paano mag-key-in ng Chinese, magsulat ng Chinese, mag-encode ng Chinese, ba? Diba? So, meron kaming free na mga books na nakuha. Marami po kami, we were like about 20. So, yung mga classmates namin, hindi lang mga Vietnamese, meron pang mga locals na matatanda at bata. So, dito ko nalaman na ginawa pala itong documentation na ito ng government natin dito sa Taiwan dahil gusto nilang ipaalam sa mga spouses dito, mga foreigners dito na merong mga free courses. All you have to do is to ask or research and Google the Ministry of Interior and of course the Immigration Agency kasi meron silang mga offer na ganito. At ang pinaka simple, you can call 1-999 and ask everything you want and need here in Taiwan. Kaya nga tinatawag siyang customer care hotline dito sa Taiwan kasi lahat ng pwede mong itanong talagang pwedeng-pwede talaga. Now, ano pa ang napag-usapan dito sa documentary film na ito? Dito ko po unang na-share na ang pagkatuto sa Chinese talaga ay importante dito sa Taiwan. Kasi magiging stepping stone ito ng maraming mga foreign spouses tulad ng mga Filipinas na magkaroon ng mas magandang trabaho. Kasi syempre, alam mo na ang lengguwahe, di ba? And aside from that, you can communicate well sa mga family ninyo. So talagang ang pinakamagandang impact ng short film ko na ito ay malalaman ng mga Filipino spouses na number one, may free courses tayo dito na ino-offer ng government. Free Mandarin class, diba? Hindi lang computer tulad nito, meron din talaga sa paaralan. All you have to do is to inquire from the nearest school po sa inyo kung ano ba ang school sa inyo na nag-offer ng free Mandarin class. Pangalawa, kailangan na matuto ng Chinese para magkaroon ng mas magandang oportunidad dito sa Taiwan. At pangatlo, you can have a nice communication sa partner mo at sa family mo dito. Diba? Ang ganda lang. Pero, itong short film na ito, akala nyo parang ang ganda, no? Itong documentary na ito, parang ang saya-saya ko, no? Pero, hindi ito naging madali. Una, kailangan mag-absent ni Leo sa trabaho para lang masamahan ako sa klase ko. Tapos, kasi that time meron akong baby, so it's always volunteerism for me. Tapos, meron akong hindi magandang experience dito kasi when this was offered to me, kakilala ko yung nag-offer sa akin dito. Filipina din. Tapos, hindi daw siya pwede. Kaya ako yung parang sinabi niya na pwede bang ako. Pero, actually po, the government don't just choose anyone. Kailangan maganda ang background mo. Kailangan meron ka rin ginagawang maganda sa komunidad. That's why they choose me. Not because I was recommended by anyone. At, siyempre, by the time na nag-absent ka, nag-absent yung asawa mo, ang laking nawala nun sa income nyo, di ba, dito sa Taiwan. Kasi nga, magkano ang sahod dito, di ba, malaki ang sahod dito. So, yung isang araw na absent mo, malaking talagang bawas yun sa income mo. And doing a voluntary documentation like this, it really is
for the good of the Filipino people. Kaya sana meron kayong natutunan, and sinishare ko ito sa aking season 2 ng Everyday with Jen Media Guestings kasi nice kong malaman ng mga kababayan natin na hindi para sa akin ang ginagawa ko. Ito ay talaga para sa ating lahat na mga Pilipino dito sa Taiwan at para maging proud tayo bilang isang Filipino. Kasi para't ano pa, suportahan natin ang gumagawa ng maganda, di po ba? Sana you will subscribe to my YouTube channel, you will follow me, comment and share. At abangan niyo po ang next episode ng Everyday with Jen. Bye! Hello, Filipina!